guys! Welcome back! Today, kung ikaw ay yung mahilig magluto sa kusina, sa pag-prepare ng mga pagkain, this review is for you. So, yung actually, itong dalawang to, nabili ko to about 2 or 3 months ago pa. And hindi ko pa sila nagagamit sa actual na pag-prepare ko ng pagkain sa pagluluto. May natry ako ditong isa, ginamit ko sa coffee beans, kaya medyo yung thread niya naghimulmul na, and it was a disaster. But then, ipapakita ko sila sa inyo, i-introduce ko sila sa inyo, and then after that, may susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung kung paano sila nagpa-function. Okay? So, ang una ay, teka muna. Ito muna, syempre. O, diba? So, yung una ay food chopper. Ayan. It costs, ay, mahalaga ba? Ayan. 120 pesos from, ay, malabo. Okay. From Unitop. Okay? I bought this from Unitop for 120 pesos. Okay? Hi, Sojo. Say hi to them. Say hi to them. Mainit ang ulo. Hi, bebe. Okay. So, this is the food chopper. Okay? Ayan siya. So, meron siyang lagaya ng fingers. Ayan. And then, ilalagay mo siya sa sturdy na place. Pwedeng mesa. And then, hahatakin mo siya ng hatakin na ganoon. Ngayon, kung gusto mo nang mas exercise pa, hawakan mo na lang na ganyan at saka mo siya igaganoon. Kaya siguro nakalagay doon sa box niya ay more fun. Para sa turismo lang, no? It's more fun in the Philippines. Nakalagay, more fun, swift chopping, safe materials, easy clean, easy assembly. Okay, so, madali lang yan. Igaganto nyo lang, oh. Okay. Kasi may lock siya. And then, meron siyang 2 blades. Ayan. So, kung mag-chop kayo, huwag yung maglalagay kayo ng bawang sibuyas dito or luya, tapos tsaka nyo siya ilalagay. No, hindi siya makakaikot. Ang gagawin nyo, ilagay nyo muna yung blade, tsaka nyo i-put yung just enough amount of peeled garlic, onion, or ginger, and then to close nyo siya, i-press nyo lang and ilock nyo, hanapin nyo, kasi magtatama yung lock nyan eh. Ayun o. Ayan na. Kita nyo? Nakalock na siya. Okay? And then, pwede nyo na siyang higit-higitin, parang exercise. O, diba? Okay, kung nakita nyo, meron siyang parang mga naghimulmul, kasi nga sinubukan ko na to sa coffee, which turned out to be a big disaster. Hindi niya nakayanan kasi hindi pa lang nga siya pang grind, hindi siya pang ground ng coffee beans. Talagang pang ano lang siya, pang chop lang siya ng mga malalambot na pagkain. Okay? So ito yung mamaya magde-demo ako gamit ang sibuyas or onion or garlic diyan at ipapakita ko sa inyo kung paano siya nag-chop. Okay? Next! Ako, favorite ko itong isang to. Okay? Ayan. Ito ay ang okay? Nakikita niyo pa ba? Ayan. It is called Table Top Drum Grater. Ayan. Kita niyo? So, it comes in different colors. Pwede siyang red, green, and blue. Ayan, pinapakita niyo yung three types of blades at kung saan siya po pwede. Okay. And, halos ganun lang. Ayan, so, ilabas natin, ha? Ang kit-kit nito, mga Besses and Mars. Sino niyo yung color niya, oh? Oh, kakulay nung Corel na nireview ko sa inyo. Okay, ito yung handle. Okay? So, kung may kita nyo, meron siya nito. Ito yung pangtanggal sa lock. Okay?
At saka meron pa noon. Makikita niyo mamaya ang function ng mga yan. Okay? And then, three blades. Ito yung, ano bang blades to? Ito yung fine blade. Fine blade. Ayan. So, parang sa mga cheese, sa panglagay sa mga spaghetti. Ayan. And, ito niya isa. Ito naman, mas malaki. Ito yung tinatawag na coarse blade. Ayan. So, sa mga ano to, papaya, carrot, pang-atsara, sarap, di ba? Mga pang-coleslaw. And ito yung tinatawag na slicing blade. So, medyo malapad to. Kunyari sa patatas, mojo potatoes, okay? Ayan, medyo pang-manipis at mas malapad. Okay? Kita nyo, nakalagay pa sila. Oh. Okay? So, ilabas na natin siya. Ayan, ang cute niya. Oh. Tara! Okay? So, kung makikita ninyo, meron dito. Ito kasi yung pang-push para hindi ka masaktan o hindi mahiwa ang kamay mo. So, I bought this also from Unitop for 315 pesos. Okay? So, itong ilalim, may purpose yan kung ba't ganyan. Pang-suction siya. Para pag nag-iikot-ikot ka, hindi siya mawawala sa place. O, tinan nyo ha? Idedemo ko sa inyo, wait. Ibababa ko lang ng konti pa. Yan. Okay, wait. Okay, so, kita nyo to. Isa-suction natin ha. Okay, meron siya ritong lock. I-gaganto nyo na siya. Oh. Kita nyo? Oh. Ang ganda ng pagkakalock niya, yung pagkakasuction niya rito. Okay? And then, kuha tayo ng isang blade. Okay? Kita nyo to? Ayan. Diyan papasok yung kulay blue. Yun ang maglalock. Okay, pakita ko sa inyo ha. Okay. Tatama ko dun yung blue. That's it. Nakalock na siya. Okay? And then, maglalagay kayo ng gulay dito. Ito yung pang-push nyo, kaya safe yung kamay ninyo. Pang-push mong ganyan, tapos ginagano mo siya. Maglagay na lang kayo dito ng pansalo. Oh, hindi ba? Oh, kung medyo, ano, lagyan mo ito ng mani. O, habang napupush kang ganyan, o, subo-subo. O, di ba? Oh, nice. Oh, so, ngayon, halimbawa, naisipan mo na paltan ng blade. Okay, so madali lang yan. Tanggalin to. Hihilahin to. Ito to, mayroon pa. Pakita ko sa inyo ha. Ayun. Bumitaw na. Ito o, yung pang-release. Ito ang pang-release niya. So, demo ko ulit sa inyo. Isa pa. Napakadali niya. Pasok to. Itapat yung blue. That's it. That's it lang. Oops, teka, wait. Sorry. Ah, hindi ko masyadong na-i-lock. Pasensya na na. Pasensya naman. Ito na ilak mo ito. Ayun. Alright. Ayan na. Okay. And then, lagay mo siya ngayon. Ayan. O, diba? O, hindi ka ma-i-stress kasi hindi siya aalis. Hindi mo na siya kailangan hawakan pa habang iginaganto. Kasi ayan, no? Well-suctioned siya. Kumbaga, ang ganda ng pagkakahigop niya, pagkakadikit niya sa surface. Okay? So, ganun lang kasimple. Pull mo lang to. Tanggalin. And then, dishwasher safe. Okay? Okay. So, gusto mong tanggalin ngayon, di ba? O, tanggalin natin. Ayun. Nice, di ba? So, I'm so excited. Gagawa ako ng coleslaw o kaya ng salad. Gagamitin ko to. But, unahin ko muna yung pag-demo sa inyo kung paano siya mag-slice. Kung anong itsura ng pag-slice sa kanya. Isusunod ko dito sa video na to, okay? So, guys, andito na, de-demo ko na sa inyo kung paano siya mag-chop ng sibuyas. Okay? So, wag na wag nyong ilalagay yung buong sibuyas dahil hindi nyo siya ma-chop. Okay? Ito, hindi to isang buong sibuyas. Kalahating sibuyas lang to na malaki.
na hinati ko sa gitna. So, tingnan natin kung kakayanin niya. Okay, ayan, nakalak na. Huwag na huwag kayo maghihila nito nang hindi nakalak at baka kayo mahiwa. Okay? So, meron siyang lagayan ng mga fingers. Ito, panghawak nyo bago nyo siya hilahin. Kung ayaw nyo naman, pwedeng ganito lang. Okay, subukan natin. Ayan, bes, ayaw. Ayaw, bakit? Kasi, na-stuck siya. Ibig sabihin, malaki pa yung inilagay natin. So, subukan natin liitan. Ayaw niya, oh. My gosh, kaya pala 100, ano lang itay. So, liitan lang natin. Ayan. Okay, isa pa. Liitan pa natin. Oh, yan. Sige, baka pwede na. Okay. So, in-slice natin. Ayan. And then, ilalak natin ulit. Okay, and lak na, and ayan. Ayaw. Nakaka-stress pala to. Sandali nga. Baka kailangan ng mas maliit. Tingnan natin kung mas kailangan pa niya ng mas maliit. Okay. Mas maliit. Or mas kaunti. Sige, isa pa. Last chance. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Okay? Ano masabihin? Masyado tayong judgmental agad sa kanya. Magtampo. Okay. Alright. One more. Uy! Oo, yun yung sinasabi ko. Ayan. So, ayaw niya. Ah, ayun, pwede na. Diyos ko, bago pa natin magamit. Stressful siya. Okay, sabi niya natin. Uy! Isa pa. Wow! So, bago pa natin nagamit. Ayan! Oh my God! Oh, ang ganda ng pagkakaano niya. Very fine. Aray, ang sakit sa mata. Alabak, maiyak ako. Maiyak yata ako. Ay, ang ganda niya. Sa una lang siya nagkaroon ng konting problema. Okay? Pero nung nag-start na siya, talagang ganun umiipit siya. Pero nag-start na siya, tinan niyo kung ganun kaganda yung pagkakachap ng sibuyas. So, siguro, the secret is, huwag tayong maglagay ng malalaking piraso. No? Liitan natin para machap niya ng maayos. Kita niyo? Ang cute niya, oh. Ang liliit, oh. Ayan, panlagay sa macaroni salad. Saan pa ba? Sa spaghetti. O kung saan niyo pa ito gagamitin sa mga sauces. Ayan, no? So, sa una, mahirap kasi bumibitin siya, nag-i-stack siya. But once na mapatakbo mo na siya, maganda naman yung kanyang resulta. Ayan. Pero ma-stress ka muna sa una. Hi. Anyway. So, guys, ito naman ang ating itatry ngayon. Okay. Itong slicing blade. Teka. Slicing blade. Okay. Ilock natin. Okay. Lock natin. Okay. Lock na ba siya? And then, lagay natin ang patatas. Okay. Patatas. Tapos, wait. Okay. I-press na maigi. And, teka lang. Okay, so medyo naiwan to ng konti kasi maliit lang ang ginamit ko. Nagkukuripot ako eh, no? Nagkukuskating ang lola nyo. So, hindi ako naglagay ng balak ko nga cheese, kaya lang nahihinayan pa ako. So, ito yung isa na hindi maganda sa kanya. Yung inilalagay mo dito sa ibabaw, minsan naiipit or pupunta doon sa ilalim. Ito. Nakita nyo? Yan, nag-i-stack siya dyan. Which is hindi maganda. Okay? Anyway, pero pagdating naman sa pag-i-slice niya, tingnan nyo, ang cute, oh.
Diba? Ayan, maganda yung pagkakaslice niya. Yun ang isang maganda. Magandang pagkakaslice niya. Ang hindi maganda is, nag-i-stuck yung food in between. Okay? So, subukan naman natin ang ibang slice. Ito naman tayo. Ang coarse blade. Subukan natin ang coarse blade. Gagamit tayo ng okay. Ito naman. Carrot. Okay. So, push natin. Okay. Ayun. Oh, wow, cute. Nice. Ano? Oh. Ah, di ba? Ganda. Again, ito lang ang problema uli. See? Nag-i-stack siya in between. Ito, oh. Naiipit doon. Ayan, ayan, ayan. Nakita nyo? Oh, ayan. See? Oh, so, yun ang kanyang problema. Ayan. So, siguro kaya siya umipit dahil hindi ko tinanggal yung balat niya. Or kung tinanggal ko yung balat niya, hindi siya maiipit. Pero kanina, yung patatas, wala namang balat, still, naipit pa rin siya doon in between. So, yun ang kanyang, ano, kita nyo, yun ang kanyang hindi maganda. Okay? Pero, ginagawa naman niya yung function niya talaga. Nakaka-slice, nakakagawa ng course na pag-slice niya, or itong maninipis, yun nga lang, ma-stress kayo kasi naiipit siya in between. Okay? So, nevertheless, para sa akin, medyo okay na rin siya. Okay? Medyo okay na rin. Siguro, mali lang ako ng pagkakapress. Kailangan siyang ipress na maigi para hindi siya makain doon. Okay? So, siguro kung maipipress siya ng mas madiin, hindi siya makukot in between doon. Okay? Kasi siguro masyado lang mild ang pagkakahawak ko. So, that's it. Ito yung kanyang product. Okay? Bye!